Magandang gabi. Hingi lang sana ako ng suporta sa lahat. Bukas ng 8 PM, ilalabas ang third music video ng JD Films. At dahil bagong kanta, magpaparaffle ako ng gabunan hoodie para sa 5 tao. Mag-comment lang ng hashtag love sa mismong video para makasali. Nariyan ang link sa comment section. Sana suportahan nyo rin ang ating kanta. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miko. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito, nasa edad 20 si Miko. Katuwang siya ng isang manggagamot na kilala sa tawag na Lolo Digong. 12 taong gulang pa lamang si Miko nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang at 2 kapatid. Wala na din itong mapuntahang kamag-anak. Kaya naman kinupkup siya ng matanda. Simula noon ay naging katawang ni Lolo Digong ang binata. Bagaman hindi niya ito kadugo. Itinuring ng matanda si Miko na parang tunay na apo. Itinuro nito sa kanya ang lahat ng nalalaman sa panggagamot. Maging ang paggawa ng mga lanang ginagamit pang pahid. Kasama na dito ang mga pamamaraan kung papaanong kontrahin ang mga bati ng engkanto, sumpa ng kulam, maging pinsala na dulot ng barang. Kaunting kaalaman lang tungkol kay Lolo Digong, sa kanya iikot ang kwento. Simple lang kung titignan si Lolo Digong. Walang kung anong nakasabit sa kanyang leeg. Hindi kagaya ng ibang manggagamot. Ngunit may isang bagay itong hindi kailanman nahiwalay sa kanya. Isang supot na gawa sa balat ng hayop. Nakatali ito sa kanyang bewang. At kahit naliligo ang matanda, hindi niya ito tinatanggal. Lagi itong nakikita ni Miko. Hindi na nagtatanong ang binata tungkol dito. Ngunit dumating ang pagkakataon. Si Lolo Digong mismo ang nagkwento sa kanya tungkol sa laman ng supot na ito. Ayon sa matanda, ang laman ng dala niyang supot ay pinaghunasan ng ahas. Inilabas niya ito sa sisidlan. Namangha si Miko dahil buong buo pa ito at ni isang punit ay wala. Alolo, saan niyo naman po nakuha yung balat ng ahas na yan? Saka ano po bang gamit niyan? Tanong ni Miko. Matagal na panahon na ang pinagpasa-pasaan ito ng aking mga ninuno. Simula pa nung hindi pa nasasakop ng dayuhan ng bansa. Hindi malinaw kung saan talaga ito nagmula. Pero isang bagay lang ang alam ko. Ito ay simbolo ng aming angkan. At alam mo ba, ito ay isang bertod. Kapag pinili ka ng balat ng ahas na maging tagapangalaga, mapapasayo ang kakaibang katangian, kagaya ng kakayahang maglaho sa paningin ng mga kaaway mo. Kunat at kabala laban sa anumang sandatang gagamitin laban sa'yo. At higit sa lahat, kakaibang bilis ng paghilom ng sugat. Pagpapaliwanag ni Lolo Digong. Nung una ay hindi naniwala si Miko. Inakala ng binatang kwento lang ito ng matanda. Ngunit siya mismo ang nakapagpatunay sa mga sinasabi nito. Tuwing araw ng linggo nagsisimba si Miko at Lolo Digong.
Bago umuwi ay dumadaan sila sa merkado upang mamili ng kanilang pangangailangan. Medyo malayo kasi ang bayan sa kanilang tahanan. Kaya sa tuwing makakababa sila, isinasabay nila ang pamimili. Habang naglalakad sa merkado, napansin ni Miko ang isang matanda. Halos kasing edad lang ito ng lolo digong niya. Nakatitig sa kanilang dalawa habang may ibinubulong sa hangin. Walang ano-ano ay biglang nakaramdam ang binata ng pananakit ng kanang sentido. Huminto sa paglalakad si Lolo Digong at hinawakan ang braso ng binata. Huwag kang titingin sa mata ng matanda. Matutuluyan kang tabla ng tigalpo. Sinunod ng binata ang sinabi nito. Nanatili itong nakatitig sa malayo hanggang mawala ang kanyang nararamdaman. Lolo, bakit po ako tinigalpo ng matanda? Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Tanong ni Miko. Dahil sa akin na po, ako ang pinupunterya ng matandang yon. Huwag niya lang uulitin dahil hindi ko na siya papalampasin. Halika na, umuwi na tayo. Tugon ni Lolo Digong. Akmang maglalakad na sana ang dalawa nang biglang namilipit sa sakit si Miko. Aray, Lolo, ang sakit po ng tiyan ko. Wika ni Miko. Nilingon ni Lolo Digong ang matandang nakaupo sa sulok. Tinitigan niya ng masama. Napangiti ito habang tila may binubulong sa hangin. Sa pagkakataong iyon, kinuha ng matanda ang kanyang supot at hinalikan. Nag-usal ng mga dasal na nakasulat sa mismong sisidlan. Biglang napatayo ang matanda na labis namang ikinagulat ng lahat ng naroon. Walang kaalam-alam ang mga tao na may tunggalian na nagaganap. Unti-unti ay nawala ang sakit sa tiyan ng binata. Napatingin ito kay Lolo Digong at nakita ni Miko na nagliliwanag ang hawak nitong pinaghunasan ng ahas. Ibinaling niya ang tingin sa matandang nagbato sa kanya ng tigalpo. Nakadikit na ito sa pader at tila sinasakal ang sarili gamit ang kanyang kaliwang kamay. Samantalang ang kanan naman ay tila may kinakalas na kung anong nakapalupot sa kanyang katawan. Lolo, ano pong nangyayari sa kanya? Tanong ng binata. Ngunit sa halip na sagutin, idinikit ng matanda ang kanyang kamay sa noo ni Miko. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang napakalaking gintong sawa na nakapalupot sa katawan ng matandang kalaban ng kanyang lolo tikong. Hindi nakapagsalita si Miko ng mga sandaling iyon. Napako lang ang tingin nito sa matandang umatake sa kanila. Maya-maya ay bumagsak na din ito sa lupa, nangisay, at nawalan ng buhay. Yan ang nababagay sa mga kagaya niyong kampo ng Deneb. Sinasayang lang nila ang kapangyarihang ipinairam sa kanila. Kung sana ginamit na lang sa kabutihan, marami pang natulungan. Halika na po, bago pa malaman ng mga tao na ako ang may gawa ng pagkamatay ng mambabarang na yan. Uwi ka ng matanda. Habang naglalakad, pilit pa rin iniisip ni Miko ang mga nangyari. Hindi niya mapagtagpi-tagpi kung paanong napatay ni Lolo Digong ang matanda. Lolo, paano niyo po napatay yung matanda nang hindi man lang hinahawakan? Ang layo-layo po natin sa kanya eh. Tanong ni Miko. Yan ang pinsalang magagawa ng tigalpo, Miko.
Ito ang kadalasang ginagamit ng mga mangkukulam kapag nagtatanim sila ng sumpa sa mga tao. Kanina, kung hindi kita naagapan, malamang gumagapang napalabas ng buganga mong isang alopehan. Tugon ng matanda. Pagdating sa kanilang tahanan, agad inutusan ni Lolo Digong ang binatang maligo at magpausok. Sinabayan din ito ng matanda ng pag-uusal ng mga orasyon. Matapos ay tila kusang pumikit ang mga mata ni Miko, hanggang sa tuluyang makatulog ang binata habang nakaupo. Nagising na lang ito sa tilaok ng manok at pagmulat ng mga mata. Laking gulat ng binata na nasa labas siya ng tahanan at basang-basa sa hamog. Dali-daling bumangon si Miko upang pumasok sa bahay. Nakasalubong nito si Lolo Digong na may dalang kagamitang panggamot. Magandang umaga po, Lolo. San po ang punta niyo? Tanong ni Miko. O mabuti naman at nagising ka na. Kumain ka muna at magbihis. May pupuntahan tayong pasyente. Tugon ng matanda. Isinangtabi muna ni Miko ang katanungan hanggang sa makaalis silang dalawa ni Lolo Digong. Saka pa lamang ito nagsimulang magtanong sa mga nangyari kagabi. Matanong ko lang po, Lolo. Paano po ako nakapunta sa labas ng bahay kagabi? Napalingon sa kanya ang matanda at tumugon. Dinala kita sa labas ng bahay dahil parang nag-aapo yung katawan mo kagabi. Hinayaan kitang mahamugan para kusang bumaba ang temperatura mo. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kaya kailangan ko pa ding obserbahan ang kalagayan mo. Tumangulang si Miko bilang tugon. Maya-maya pa ay narating nila ang bahay ng pasyente. Napakaraming tao na tila nanonood ng kung anong palabas. Ay nako, kahit kailan talaga. Hindi maiwasan ang mga taong mahilig mag-chismes. Ay magsatabi nga kayo dyan! Eh baka gusto nyo kayo na lang yung manggamot! Uwi ka ni Lolo Digong. Agad nagsitabihan ang mga tao. Tumuloy ang dalawa sa loob ng tahanan at tumambad sa kanila ang pasyente. Nakaiga ito sa papag habang nakagapos ang mga paa at kamay. Panay din ang angil nito na parang isang nauulol na aso. Lolo, ano pong nangyayari sa taong yan? Bakit parang hindi po siya normal? Tanong ni Miko. Nayang gawang taong yan. At ayon sa mga kamag-anak na nagpasundo sa akin, hindi na nito kayang pigilan ng kanyang gutom. Tuluyan na itong magiging aswag. Ano po? Hindi po ba mahirap nang pagalingin yung mga ganyan? Ano pong gagawin nyo, Lolo? Walang mahirap sa taong may pananalig. Manood ka lang dyan at antayin mo kung anong ipapagawa ko sa'yo. At pag sinabi kong bilisan mo, Miko, bilisan mo ang kilos, ha? Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kagad na nitong nilapitan ang pasyente. Naupo si Lolo Digong sa tabi ng higaan at muling inilabas ang tangang supot. Pinagmasdang mabuti ni Miko ang gagawin ng matanda. Kagaya din ng unang nakaharap nila na isang mambabarang, inilabas nito ang pinaghunasa ng ahas at ipinulupot sa kanyang daliri. Itinaas ng matanda ang mga kamay habang bumubulong sa hangin ng mga orasyon. Matapos itong mag-usal, inutusan niya si Miko na palabasin ang lahat ng taong nasa kwarto. Silang tatlo na lang ng pasyente ang naiwan.
Nang magsisimula na sana ang matanda sa panggagamot, nakita nito ang napakaraming taong nakadungaw sa bintana. Ano ba naman kayo? Talaga bang hindi kayo aalis? Walang nakakatawa dito. Irespeto nyo ang tahanan ng pasyente. Mga linteng chismoso. Wika ni Lolo Digong. Dali-daling isinara ni Miko ang bintana. May kung ano pang sinasabi ang mga tao sa labas. At ang ilan ay pilit pang binubuksan upang makita ang nangyayari sa loob. Kumuha ka ng kumot at itakip mo sa bintana. Pati na din sa pintuan. Ayokong may makiusyoso sa nangyayari sa kawawang taong to. Sinunod ng binata ang inutos ni Lolo Digong. Pagkatapos ay muli itong bumalik sa kanyang kinakatayuan. Naglabas ng mga tuyong ugat mula sa dalang bag ang matanda. Inilagay ito sa baso, sabay buhos ng lana, mula sa dala nitong botelya. Habang nag-aantay, sinubukang kausapin ng matanda ang pasyente, ngunit wala na ito sa tamang pag-iisip. Tuluyan niyang nasakop ng pagiging aswang ang katauhan nito. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Tatapusin ko na ang paghihirap mo. Manalig ka lang at huwag bumitaw. Makipaglaban ka kasama ko! Wika ni Lolo Digong habang hawak ang basong may lamang langis na pinagbabaran ng tuyong ugat. Nanlaki ang mga mata ni Miko nang makitang gumagalaw ang ugat na nasa loob ng baso na parang galamay ng kung anong nilalang. Hinawakan ni Lolo Digong ang baba ng pasyente upang ibuka ang bibig nito. Tiisin mo lang ang sakit. Para sa ikabubuti mo ang gagawin ko. Magtiwala ka lang! Matapos magsalita, pinainom nito sa pasyente ang laman ng baso. Pilit niya itong ipinaubos kasama yung ugat na nakababad. Lolo, ano po yung nilagay niyo sa baso? Bakit parang gumagalaw po? Tanong ni Miko. Ah, ito ba? Pinatuyong ugat ng puno ng dalungan. Mabisang pangtanggal ng kabag yun. Wika ng matanda habang papaupo sa tumba-tumbang nasa tabi ng higaan ng pasyente. Konting tiis na lang, bata. Malalampasan mo din ang pagsubok mo. Tiwala lang sa Diyos. Hindi ka niya papabayaan. Wika ng matanda sa pasyente. Nanooy biglang nanahimik. Natigil din ito sa pagwawala. Ilang sandali pa ay bigla itong sumigaw. Halos mapatalon sa kinauupuan si Miko nang makitang may kung anong lumalabas sa bunganga ng pasyente. Lolo, ano po yun? Bakit po may gagambang lumalabas sa bunganga ng lalaki? Biglang napatayo ang matanda at nilingon ng pasyente. Nanlaki ang mga mata nito dahil ngayon lang ito nangyari. Sa hinuha ng matanda, hindi ito gawa ng pangkaraniwang aswang. Mahabaging langit, paanong nagkaroon ng binhi ng isang gabunan ng katawan ng lalaking to? Miko, tawagin mo yung magulang ng pasyente, bilisan mo! Dali-daling lumabas si Miko. Pagbalik ng binata, kasama nito ang mga magulang ng pasyente. Magsabi kayo ng totoo. Dahil dito nakasalalay ang kagalingan ng anak nyo. Sino ang huling nakasalamuha ng binatang to bago pa siya mayanggaw? Tanong ng matanda. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nagturuan kung sino ang magsasalita. Hanggang sa napilitan ang ama ng pasyenteng sabihin ang katotohanan.
Dumayo ang anak ko sa kabilang bayan upang makipiesta. Doon sa bahay ng kaibigan niyang anak ng kapitan ng baryo na pinupuntahan nila. Ilang araw ang nakalipas, naging ganyan na siya. Tugon ng ama ng pasyente na itago na lang natin sa pangalang Mang Simon. Parang kilala ko na kung sinong tinutukoy mo. Pero hindi siya ganun kalakas. Ang pumasok sa katawan ng anak niyo ay isang binhi ng gabunan. Alam niyo bang malaki ang pagkakaiba nito sa pangkaraniwang aswag? Tanong ng matanda. Sabay na umiling ang mag-asawa dahil hindi nila akalaing nayanggaw ang kanilang anak. Makinig kayong mabuti dahil sasabihin ko ang katotohanan. Pagtapos kong magkwento, doon kayo magpasya. Ang pinagkaiba ng binhi ng gabunan sa pangkaraniwang yanggaw. Una, mabilis itong kakapit sa katauhan ng biktima. Ikalawa, kailangan itong tanggapin ng kanyang katawan. Napipisa ang itlog sa loob ng katawan ng pasyente sa loob ng 5 araw. Ngunit kadalasan, hindi na inaabot pa ng ganong katagal. Lalo pat bukal sa kalooban ng pasyente ang pagtanggap nito. Sa kalagayan ng anak niyo, makikita kong hindi siya napipilitan. Sa madaling sabi, ginusto ng binata ang maging aswag. Hindi lang basta aswag, kung hindi isang gabunan. Pagpapaliwanag ng matanda. At dagdag pa nito. Sa oras na tanggalin ang binhi sa katawan ng pasyente ay mamamatay siya. Wala na po bang pag-asa, Manong Digog? Kasi sinasabi niyo na kahit anong pagpilian namin, mamamatay yung anak namin eh. Wika nito. May isang paraan. Ngunit mas pampanganib ito para sa akin. Dahil kailangan kong labanan ang gabunang aswang na nagtanim nito sa katawan ng anak niya. Kailangan ko siyang talunin at pasukuin upang siya mismo ang magtanggal ng binhi. Pero sasabihin ko ulit sa inyo ang katotohanan. Walang kasiguraduhan ng pamamaraang ito. Halos hindi makapaniwala ang dalawa sa sinabi ng matanda. Nakita ni Miko ang kalungkutan sa mga ito. Kaya kinausap niya si Lolo Digong. Alam ko pong mahirap po yung pinagdadaanan nyo pero tignan nyo po yung mag-asawa oh. Hindi po ba kayo naawa sa kanila? Tanong ni Miko. Naaawa na sa naaawa po. Ngunit may mga bagay tayong kailangang hayaang mangyari. Hindi dahil sa natatakot akong gampanan ang tungkulin ko, kung hindi dahil ito ang kalooban ng amang may likha. Narinig niyo po ba yung sinasabi mo, Lolo? Bakit naman nahayaan ng ama na mangyari ito sa mga nilikha niya? Walang nakakaalam, Apo. Hindi masasukat ng tao ang taglay na talino ng Diyos. Kung ano man ang gusto niyang iparating, siya lang ang makakaalam nito. Kaya magtiwala tayo sa dakila niyang plano. Pag-uusap ng dalawa. Hinawakan ni Lolo Digong ang kamay ni Miko. Inilapag sa palad nito ang supot na gawa sa balat ng hayop. Lolo, ano pong ibig sabihin nito? Bakit niyo po binibigay sa akin? Tanong ni Miko. Sa palagay ko, Apo, napapanahon na para ikaw naman ang gumanap sa kanyang kalooban. Gawin mo kung anong sa tingin mong tama. Hayaan mong ang Diyos ang gumabay sa magiging pasya mo. Hinawakan ni Miko ang supot at tinignan ng pasyente. Patuloy pa din ito sa pagduduwal dahil nasa bunganga pa din ang gagamba. Ibinaling ng binata ang tingin sa mag-asawa at sa pamamagitan ng pagtango,
Nakuha ng binata ang pagsang-ayon ng mga ito sa kanyang gagawin. Binuksan ni Miko ang supot. Inilabas ang pinaghunasan ng ahas. Ito ang unang pagkakataong nahawakan ng binata ang bertud. Nakaramdam kagad si Miko ng kakaibang kapayapaan at biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga bagay na dapat gawin. Kagaya ng ginawa ni Lolo Digong, pinulupot ng binata ang pinaghunasan sa kanyang kamay. Itinaas niya ito. Sa hindi malamang dahilan, lumabas sa bibig ng binata ang mga orasyon na noon pa lang niya nalaman. Hindi na malayan ni Miko na unti-unti niya nang hinuhugot mula sa bunganga ng pasyente ang binhi ng gabunan. Biglang nagliwanag ang pinaghunasan ng ahas sa kanyang kamay. At mismong sa harapan ni Nico, natunaw ang malaking itim na gagamba. Matapos niyang gawin ito, nawalan ng malay ang pasyente. Parang pinagsukluba ng langit at lupa ang mag-asawa sa pag-aakalang patay na ang kanilang anak. Sukdulan din ang pagingi ng tawad ni Nico sa kanila. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas. Nakarinig sila ng boses. Tay? Nay? Nasaan po kayo? Ano pong nangyari? Sabay napalingon ang apat sa pinagmula ng boses. Laking gulat nila nang makitang nakaupo sa higaan ang pasyente. Maging si Lolo Digong ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Mukhang nabulag ako sa maling paniniwala, apo. Pero masaya ako dahil nagawa mong iligtas ang buhay ng pasyente. Ngayon, apo, isa ka ng ganap na manggagamot. Wika ni Lolo Digong. Ito ang naging simula upang makilala si Miko sa larangan ng panggagamot. Tuluyan na ding ipinamana ni Lolo Digong ang kanyang mga kagamitan at pinili ng magpahinga. Kampante ang matandang manggagamot kahit magretiro. Alam nito sa sarili na isang mabuting tao ang napagpasahan ng bertud ng pinaghunasan ng gintong sawa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Konting opinyon, kagaya ng palagi kong sinasabi, kapag yung mga taong manggagamot, yung mga legit, di talaga sila nagdadalawang isip na ialay yung buhay nila para sa ibang tao. Sana lang, ganito yung pag-uugali ng mga taong namamahala sa atin. Yung handa nilang ialay yung buhay nila para sa kapakanan ng nasasakupan. Yun lamang, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.